Sanay na tayong mga Pilipino sa ulan. Paano ba naman kalahating taon ang wet season sa ating bansa? Ito ay mula sa buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Sa ilang malalaking rainforest at mga lugar tulad ng Tutendo sa Colombia at Maui sa Hawaii ay mas matindi pa. Dahil mabibilang yata ang mga araw na hindi sila basa. Kung minsan ang mga pagulang ito ay tila ba walang kontrol. Kaya naman nagbabaha na siya namang may dalang pagkawasak sa mga infrastruktura at ari-arian. At kung minsan pa nga ay may dala ding kamatayan. Ngunit alam mo ba na mayroong isang pag-ulan na sobrang tagal, binago nito ang takbo ng buhay sa ating planeta? Ngayong araw tuklasin natin ang ulan na bumuhos sa loob ng 2 milyong taon. Hindi biro ang pagkatuyo ng mundo sa pagtatapos ng Permian period. Sa laki ng supercontinent Pangaea ay hindi makapasok ang mga ulap sa mainland. Sa kapaligirang ito na kapos sa tubig ay namuhay ang ilang kakatwang species ng mga hayop, gaya na lamang 2 archosauromorphs na ito. Ang mas malaki na Ornithosuchus ay isang apex predator. May pagkakahawig ito sa isang buhaya. Ngunit di tulad ng isang buhaya, may kakayahan itong tumayo sa 2 paa na kung iisipin mo ay talaga namang nakakakilabot. Pagkain niya ang isang rhynchosaur. Isa itong herbivore na parang iguana na may mahabang tuka sa gitna na malalapad nitong pisngi. Wala pang mammals noon, ang pinakamalapit na hayop na maaaring iugnay sa kanila ay ang mga Lysinodonts. Nagkalat ang mga fossils sa mga ito sa halos lahat ng kontinente. Kaya naman ang pagkakadiskubre ng kanilang labi sa Transantarctic Mountains ni Edwin Colbert noong 1969 ay naging malaking suporta sa teorya ng plate tectonics. Nagsimula ang Triassic period 234 milyong taon na nakakaraan. At ito din ang simula ng isang mahaba at matagal na tagulan. Ito ay tinawag na Carnian Pluvial Event. Carnian para sa time period kung kailan ito naganap at pluvial naman mula sa salitang Latin na pluvialis na ang ibig sabihin ay ulan. Naniniwala ang mga scientist na bago maganap ang Carnian Pluvial Event ay nagkaroon ng isang malaking mass extinction kung saan nabura ang 90% ng mga species sa mundo. Ito ang Permian-Triassic extinction na kilala din sa bansag na The Great Dying. Maraming mga teorya ang lumitaw sa mga nakalipas na taon sa dahilan nito. Andiyan ang pagkabutas ng ozone layer at maging ang pagbagsak ng isang malaking bulalakaw. Pero iba ang sinasabi ng mga ebidensya na nakita sa lumang rock formations at mga sediments. Ang bagong teorya, ang mass extinction ay bunga ng malaking pagsusunog ng coal. Iba ito sa uling na ginagamit natin sa pagluluto. Ang coal na ito ay fossil fuel. Nabubuo ang mga ito mula sa mga labi ng mga patay na halaman na sa loob ng milyong taon ay sumailalim sa matinding init at pressure. Ito ay pangunahing ginagamit bilang fuel upang makapag-generate ng kuryente. Sa pagtatapos ng Permian period, ang sulfur emissions mula sa mga coal na ito ay nagdulot ng malawakang kamatayan sa lupa at tubig. Ang parehong sulfur din ang dahilan sa pagkakaroon ng acid rain na kumitil sa mga halaman. At dahil halos maubos ang mga halaman, ay naapektuhan nito ang temperatura ng mundo. Ang mainit at tuyong klima ng mundo ay nangangahulugan din na nagkaroon ng malimit na pag-ulan. Ngunit, limitado lamang ito sa gilid ng Pangaea. Malaki ang pagkakaiba nito sa mararanasan ng planeta sa simula ng Triassic period. Bagamat ang pagsusunog ng coal at sulfur emissions ang pangunahing dahilan sa pagtaas ng temperatura, ang 2 milyong taon naman ng tag-ulan ay dulot ng Wrangellian eruptions o pagsabog ng mga bulkan sa bahagi ng Alaska at Western Canada. Ang mga pagsabog na ito ay tumagal sa loob ng 5 milyong taon na naglabas ng sobrang daming carbon dioxide sa atmosphere. Dahil dito, naging maalinsangan ang paligid. Ang mga kumpol ng ulap na dating nasa gilid lamang ng Pangaea ay naitulak na nga sa mainland. At ito na nga ang naging simula ng pinakamahabang tagulan. Ang tanong paano nga ba nila nalaman yan? Kadalasang nangungulekta ang mga scientist ng data mula sa mga bato at plant fossils. Noong 1990s, 2 British geologists ang nakadiskubre ng mga river rocks, sediments at ebidensya ng mga coal swamps. Senyales ng naganap na mahaba at matagal na tagulan. Malayo ito sa pula at tuyong buhangin na kanilang inaasahan sana para sa pagtatapos ng Permian. Ang nakakagulat pa, nagkaroon din ng magkakaparehong discoveries sa iba't ibang mga bansa sa mga sumunod na taon.
Muli nitong pinagdibay ang teorya na ang malawakang pag-ulan ay naganap sa buong mundo, panahon na magkakadikit pa ang mga kontinente. Dilingid sa kaalaman ng marami na naubos ang mga dinosaurs dahil sa pagbagsak ng isang malahalimaw na bulalakaw sa ngayong Yucatan Peninsula sa bansang Mexico. Ngunit ang hindi alam ng karamihan na ang pagdami ng kanlambilang ay nag-umpisa noong Early Triassic Period. Ang mga unang dinosaurs ay mas malaki lamang ng konti sa mga pabo o turkey. At sa paglipas ka ng panahon, ang ilang species ay lumaki na ng higit pa sa mga modernong buildings. Nangyari lahat ng ito sa pagtila ng ulan. Nagbago na husto ang itsura ng mundo. Sa dami ng mga halaman ay nagsimulang mabuo ang mga unang kagubatan at rainforest. At dahil sa mga pangyayaring ito, dumami din ang pagkain ng mga dinosaurs. Ang mga dating hayop na tumitimbang lamang ng kalahating kabang bigas at hindi lalagpas sa 5 kalampakan ay lumaki na sa taas ng mahigit 20 feet at bigat na 3 tonelada. Muling natuyo ang Pangea sa pagtatapos ng tag-ulan. Ngunit ang mundo ay tuluyan nang nagbago. Masigla ang buhay ng mga halaman lalo na sa pagkalat ng mga unang conifers o pine trees. At syempre, andyan ang makulay na buhay ng mga dinosaurs na hanggang sa ngayon ay hinahangaan at pinag-aaralan pa rin nating mga tao.